Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simula natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at isa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Isa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya inilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Subalit, hindi lahat ay nakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila ay handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasay, kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya dahil sa inyong kaalaman,
ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, Diyos, ang lumikha. Sa tiya ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya ay lulubusin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagawang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat ang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo,
ano pang gantimpala ang inyong hihintahin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kung kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo natin ngayon ay isang malalim na paanyaya ni Jesus na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Isang buhay na puno ng pag-ibig, buhay na marunong magpatawad, at isang buhay na puno ng malasakit sa kapwa. Isang buhay na handang magmahal kahit pa sa mga taong nagkasala o gumawa ng masama sa atin. Kaya nga nadinig natin na sinabi ni Jesus, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Sa ating ordinaryong karanasan, tila ba napakahirap nitong sundin? Bakit? Kasi ang natural na reaksyon ng tao ay maghiganti o gumanti sa mga nanakit sa atin. Awayin ang mga naninira sa atin. Gantihan ng masakit na salita ang taong nagsalita ng masakit laban sa atin. Sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Inaaway mo ako, aawayin din kita. Sinisiraan mo ako, sisiraan din kita. Matira ang matibay. Pero si Jesus ay nagaanyaya ng isang mas mataas na uri ng pamumuhay. Ang pagmamahal na hindi nagtatanong. Ang pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Paano natin ito magagawa? Hindi ito sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kailangan isaisip natin na ang pagmamahal ni Kristo sa atin, pagmamahal ni Kristo sa iyo at sa akin, ay walang kondisyon. Minahal tayo ni Jesus kahit nung tayo ay makasalanan pa, kahit nung hindi tayo karapat-dapat sa kanyang awa, tayo ay minamahal ni Jesus sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. At ito dapat yung pamantayan natin kung papaano tayo magmahal. Inuutusan tayo ni Jesus na maging maawain gaya ng ating Ama sa langit. Ibig sabihin, inaasahan niya na ikaw at ako ay magiging larawan ng kanyang awa, larawan ng kanyang pagmamahal sa mundo. Ikaw at ako ay sasalamin sa awa at pagmamahal ni Jesus. Makikita sa iyo, mararanasan sa iyo ang pagmamahal ni Kristo.
ito ay makikita sa pamamagitan ng pagpapatawad, pag-unawa, pagbibigay, kahit na sa mga hindi natin kakilala o kahit na dun sa mga hindi natin gusto. Ito rin ang ibig sabihin ng gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Sa ating pamumuhay, tinuturuan tayo na hindi lamang basta sumunod sa batas o utos, kundi umunlad sa isang pamayanan na napupuno ng pagmamalasakit sa bawat isa, puno ng pagmamahal sa bawat isa. Mga kapatid, ang ganitong uri ng pamumuhay ay malaking hamon para sa bawat isa sa atin. Pero ito ang daan ng tunay na kaligayahan. Kaya sinabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Sapagkat sa tuwing tayo'y magpapakita ng malasakit at pagmamahal, tayo mismo ang nakikinabang, hindi sa material na bagay, kundi sa kagalakan at kapayapaan ng puso na dulot ng pagsunod sa Diyos. Kaya nga ngayong araw, hinihikaya tayo at inaanyayahan tayo ni Jesus na maging bukas ang puso sa kanyang mga biyaya. Sikapin natin na mahalin ang ating kapwa, lalo na ang mga mahirap mahalin. Sapagkat sa ganitong paraan, tayo ay magiging tunay na mga anak ng Diyos, patunay na ang pag-ibig niya ay nabubuhay at nag-aalab sa ating mga puso. Ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang paggunita sa pinakabanal na pangalan ni Maria, isang mahalagang kapistahan na nagbibigay diin sa dakilang papel ni Maria sa plano ng Diyos. Ang pangalan ni Maria, bagamat simpleng pangalan, ay may malalim na kahulugan. In Hebrew, ang Maria ay maaaring mga hulugan ng minamahal ng Diyos o bituin ng dagat. At bilang minamahal ng Diyos, si Maria ay pinili ng Diyos mula sa simula ng panahon. Siya rin ang ating bituin ng dagat, ang ating gabay sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Kaya nga sa bawat unos, sa bawat pagsubok, si Maria ay nariyan upang gabayan tayo kay Kristo ang ating tanging kaligtasan. Kaya ang pangalan ni Maria ay sagisag ng pag-asa, sagisag ng pag-ibig. Bilang ating ina, si Maria ay patuloy na nananalangin para sa bawat isa sa atin at gumagabay sa ating mga pagsubok. Ang kanyang pangalan ay tinatawagan natin sa mga panahon ng pangangailangan. Sa tuwing tayo ay nawawala ng lakas o direksyon sa ating buhay, alam natin na maaari nating tawagin ang pangalan ni Maria at tayong lahat ay nakatitiyak na dadalin niya palapit kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, sa ating paggunita ngayon, sikapin natin na maging malapit kay Maria sa pamamagitan ng debosyon sa kanyang banal na pangalan. Lumapit tayo kay Maria at hindi siya mag-aatubili na tayong lahat ay dalin kay Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama para sa tulong ng ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating mga kaaway. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas.
ang mga pinuno ng simbahan. Naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig at kapatawaran upang masalalit ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa sa aming mga puso ang mga hinanakit at baswasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot
na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis perat esperat in come to me all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest. And I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis erat, esperat in eo. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion.
Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagintapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuko ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.